Magandang hapon po sa ating lahat. Andito po tayo sa NAIA Terminal 2, domestic flight po. At pupunta kami DABC sa Region 6. Nung nakaraan po, sa Region 7 po tayo nagpunta dyan sa Cebu. Ngayon po, bago habang inaantay po natin yung ating boarding pass dito, kumustahin po muna natin yung ating mga OFWs at ang OWA desk. So sila po ay babiyahe papuntang iba-iba, Mindanao. Meron Visayas po, yun ang biyahe nila ngayon. So tingnan natin kung ano yung proseso dito. Yan. Excuse me. Tingnan natin kung ito, nasa ano po tayo. OWA help desk. At nandito po yung ating mga OFWs. So meron po tayong OWA form. Kailangan nila ipresenta kanilang passport, BOQ certificate, swab test result. Ayan. Pag ng ating mga OWA staff, no? Nag-aasikaso po sila ngayon ng mga papauwi na ng mga OFW papuntang Mindanao and Visayas. So, ayan po. Sa mga, hello, sige lang. Dito lang kami. Ayan po. So, habang inaayos po ang kanilang mga boarding passes, I think na-distribute na rin yung foods. Meron tayong mga lunch. Oo, ito yung mga... Ay, may face shield din. May pamigay na. May mga face shield pala dito, oh. Okay. So, ito po yung mga dokumentong pilipila pa. May OWA form. At lahat po sila... Hello, madam! Oh, may kumakaway sa ating puntahan natin. OFW. Ayong hapon, ma'am. Saan kayo pupunta? Saan uwi nyo? Davao po kami. Ah, asa sa Davao? Siya sa Cagayan. Sa Compostela. Kinapawan City. Okay, ma'am, pangalan? Raylene Armada. Ma'am Raylene. Christine Bungabo. Oh, ma'am Raylene, saan kayo nag-OFW? Sa Kuwait po. Kuwait. Hello, sir! Ma'am Christine, sa Saudi, ma'am. Saudi. Ano kayo? Nagbakasyon ba kayo? O ano yung uwi nyo ngayon? Uwi na. Bakasyon. Ano na? For good na. For good? Oh, ilang taon kayo doon sa Saudi? 4 years sana ng June. 4 years? Tapos na yung kontrata nyo? Oo, tapos. Ah, for good na. Kasi hindi kasi nakauwi ng 2 years. Kasi nga, nag-apidemia na nga. Hindi nakauwi. Kamusta? Hello, sir. Kamusta naman yung ano niyo, ma'am, yung pag-quarantine niyo dito? Okay naman, at least safe rin, para rin sa atin, para safe tayo. Kailan kayo dumating? Noong 18. Sa Clark kami dumaan. Clark. Ah, sa Clark. Opo. So, kasi doon, dalawa kasi okay. Consent flight ko dito sa Manila, kaya okay. Nagpa-transfer ako ng report. O, sige. O, ma'am, Raylene, ma'am, di ba? Raylene. Ma'am Raylene. O, si Ma'am Raylene, tanungin natin, ano yung protocol sa Clark? Ikwento mo sa amin yung prosesong pinagdaanan nyo kasi marami nagtatanong din. Go! Ganun pa rin, may pipilapan kayo pero okay naman yung pagdating ng hotel. May pa-follow lang kayo pero okay rin. Maganda rin yung swab test nila doon. Relax masyado. Relax masyado. Dapat may konting problema, no? May stress. Walang stress doon. Makarelax ka doon pag nandun ka na sa hotel. Pero pagod talaga, hindi may iwasan lalo na pa yung connecting flight. Pagod talaga. Dumapag kayo sa Clark. Pagdating niyo sa Clark, ano po yung unang-unang ginawa niyo sa airport? Parang ano doon sa lobby na lahat kami na pasahero, mayroong parang tinuturuan kami kung anong gagawin namin. Okay. Hanggang bibigyan kami ng papel kung saan kami na hotel na pupunta. Ganon po. Hindi na, wala kayong, hindi kayo nag-register sa online, yung sa Red Cross, walang ganon? Nag-register kami sa Kuwait pa kami nag-register eh. Saan, ano yan, anong online? Sa Red Cross po. Ah, so pag yung mga bababa ng Clark sa Red Cross. Opo. Pag dito daw sa Pilipinas, dito sa Manila is balikpinas.ph. Oh. Ayan po ha, pag sa Clark kayo, lalapag, mag-register po kayo sa Red Cross. Kapag dito sa NAIA, balikpinas.ph. Pag sa Cebu, Mactan Cebu International Airport website. Okay, ma'am, anong plano niyo? Mag-for good ka na? Business ng konti, anong maganda yung business kasi single mom eh. Ay, single mother. Opo. Ay, talagang kayo po ay mapagmahal sa inyong pamilya at anak. Kailangan talaga para sa anak. Kailangan, kaya nga ngayon masaya kayo na for good na. Nagtatampo na kasi ang bunso ko. Ilan taon na yung bunso nyo? 9 years old. O, si Ma'am Christine naman, kayo po, bakasyon. Uwi na din, ma'am. For good.
Pareho lang kami. First time siya nagapunta. First niyang uwi din. First uwi din. Ako, ex-abroad na ako dati. Oh, anong nangyari ma'am? Para, bakit gusto niyo mag-for good na? Apply ulit ma'am. Apply ulit ako. On call cleaner ako. Oo. Tapos apply ulit ako next. So, ibang amo na naman siya gusto niya. Ibang amo na naman. Ibang skills na naman ang gusto niya apply yan. So ikaw magbiyahe ka ulit? Ha? Magbiyahe ka ulit? Oo, Kadabaw. So, ikaw ma'am ko, magbiyahe ako pero relax muna ako kahit kalahating taon muna. Kasi mag-renew din ako ng ano ko, passport ko. Oh. Alam niyo ba ma'am na may programa ang OWA, yung Tulong Puso? Opo. Bubuo kayo ng grupo niyo ng mga OFWs at makakuha po kayo ng pangkabuhayan sa OWA. Opo. Opo, kung gusto niyo magsimula ng negosyo, basta magbuo kayo ng grupo. Kasi active ako ng OWA doon sa lugar namin. Oh, very good. Active member kayo. Oo. Magharap lang kayo ng mga kasama niyo at pwede kayong bumuo ng grupo, pwede kayong gumawa ng inyong negosyo, magsimula at susuportahan kayo ng OWA dyan. Sa manager namin, kasi active ako doon sa city piso manager namin eh. Kaya alam ko yung about sa OWA. Pag may naman po. Pag December, nagpa-party kami doon sa OWA. Ay, oh, maganda. O, sige po. Ay, alis na ba tayo? Sige po, kami naman ay pupunta sa Region 6. Ma'am, ingat po kayo mga ma'am, sir, at meron tayong website yung owa.gov.ph. Thank you po. Bye. Salamat po. Minsan niyo makita tayo, Digong, wala ba? Ay, klaro, Digong. Magkikita ko na rin ang Davao City. Yeah. Ampeng! Okay. Nakalapag na po tayo dito sa Iloilo International Airport. Kasama po natin ang ating OWA Regional Director ng Region 6, si RD Riza. Yes, Riza. At kasama din natin ang OWA. Yeah, head po siya dito sa ating airport dito sa Iloilo City. Pangalan po, sir? Marvin po. Si Marvin naman. At from Kaap, si Sir Art. Art pa rin yun po, Terminal Supervisor, ma'am. Thank you, sir. Okay, tanayin po natin si RD Riza. Ma'am, ayan, dito tayo para makita yung background po ng ating OFWs. Ano po ba yung protocol? Halimbawa po kami, lahat kami ay galing Terminal 2 ng Manila. So, dala-dala po ng ating OFWs, yung kanilang mga negative results ng swab test and yung Bureau of Quarantine Certificate. Ano po yung nangyayari ngayon, sir, upon arrival naman po? Ma'am? Sige po. Upon arrival po, DA, kailangan po nilang mag-fill up na itong ating RTF information sheet. Ito po yung gagamitin natin for endorsement din po sa kanilang mga LGU. So, dito po sa Iloilo International Airports, may mga OFWs tayo galing sa probinsya ng Iloilo, Guimaras, Aklan, Antique, and Capiz. So, matapos po nilang maiprocess per province, pagbaba po, yung ating mga staff ay mamimigay ng kanilang mga food, then sasakay po sila sa kanilang mga designated buses. So, yung mga pauwi po ng Aklan, meron po tayong chartered na bus, ihahatid po doon sila sa probinsya ng Aklan, and then after po pagdating sa kanilang province, i-manage po sa sila ng kanilang mga local government units. So, alam po natin na majority of them natapos na nila yung 7 days. So, some OLGUs po natin, pwedeng i-require po taga sila. Taga-Guimaras, tanang taga-Guimaras, paliugupila. Ayun. So, pwede po silang i-require na tapusin yung kanilang remaining days sa facility quarantine na designated ng LGU. At meron din naman po tayong mga ibang LGUs na nag-a-allow na po ng home quarantine. Okay, so far, so good naman po, smooth po yung proseso. At medyo gabi na po, pero tuloy-tuloy po ang biyahe. Yes po, kahit anong oras po kasi meron naman po tayo mga buses, pag settled na po sila sa kanilang buses, Iloilo City, magde-depart na din po kagad yung ating mga buses na naghihintay po sa kanila sa baba. Okay. Follow lang yan. Ma'am, ano po, RD Riza, pausapan naman po natin Dolly Aka. Yes po. Kasi po, halimbawa po, meron po yung mga hindi pa raw po nakakatanggap or wala pong reply from Region 6. Kung passport, itago na ng at, passport. Ano po yung ma-i-advise niyo po sa ating mga OFWs na nag-aantay ng Dolly Acap from Region 6? Saan sila pwedeng mag-follow up? Dito nga tayo makaparang dito pa itong speaker. Ayan, saan po sila pwedeng mag-follow up po or baka kailangan ng change claimant, yung mga ganong bagay po? Meron po tayong specific email for our Dolly Acap. We are also trying to reach our OFWs. Sa ngayon po, tuloy-tuloy ang ating pag-i-evaluate. Isa din po kasi ang Region 6 sa may pinakamaraming mga Dolly Acap applicants. So sa ngayon po, we are still waiting for supplemental funds kasi natapos na po yung ating Bayanihan 2, but it doesn't mean na hindi natin
ine-evaluate tuloy-tuloy yung pag-approve natin. So may mga OFWs po tayo na hindi po nakapag-claim or yung iba po ay nakabalik na po abroad. So maaari po ang kanilang legal dependent, for example, ang kanilang asawa, ang pwedeng mag-claim in their behalf. So, kailangan lang po ng authorization letter coming from the OFW and valid ID noong kanyang designated claimant. Maaari po itong i-email sa region6@uwa.gov.ph para po mapalitan natin yung claimant sa ating partner remittance center, and then the legal dependent is qualified to avail of the Dole ACAP in behalf of the OFW. Okay, yun lang po muna ngayon. Makakasama na po natin si RD Riza for the whole week. At sa mga taga Region 6 na ating mga OFWs, ito na po yung pagkakataon ninyo na ipadala ang inyong mga tanong habang nag-live tayo, mag-comment tayo, at tatanungin po natin mismo sa ating OWA Regional Director dito sa Region 6, si Ma'am Riza. Salamat po. Thank you po. Okay, nakasakay na po tayo dito sa OWA Chartered Flight. Ito po yung aeroplano na naghahatid po sa ating mga OFW. Siyempre, sagot po yan ating gobyerno. At nakilala ko po sila, sir, habang hindi pa naman tayo alis. Kwentuhan muna tayo, sir. Ay, okay. Sige, sir. Ayan na. Ito po Hi. Sila. Ayan. Pakihawak na. Sir, ayun. Pangalan po? Alan Bersosa po. Sir Alan. From Damam. Yeah. Kayo sir, pangalan? Christian Roberts ito. Galing saan sir? Damam. Damam din. Yeah. So, saan po kayo uuwi ngayon sir? Uwi po ako sa pamilya ko sa Talibo, Aklan. Yeah. Iloilo. Iloilo. Ano pong trabaho niyo sir doon sa ibang hasta? Assistant po ako. Admin assistant po. Kayo naman sir? Supervisor. Ano po, bakasyon ba kayo ngayon? Yes po. Bakasyon po kami. Kailan kayo muli umuwi? Last January 2020, before the pandemic. Kayo, sir? Yes, 2017 pa. Ay, ganoon. Oo, mga 4 years. O di, masaya kayo na ano, libre ba lahat? Libre po. Ano bang, saan ba kayo nag-landing mula ibang bansa? Damam at saka Cebu. Cebu? Yes, ganoon din po. Doon kayo, bakit doon nare-route yung flight nyo? Yes, ma'am, doon po. Damam to Cebu. Cebu, tapos Cebu? Cebu, Manila. Then, Manila to Iloilo. Kailan kayo dumating dito sa Cebu? Sa Manila? Kanina lang po umaga. Tapos connecting flight? Yes, very ano po. Smooth. From the beginning hanggang until the end, ma'am. To have you on this flight to... Everything is free po. Iloilo and Tagbilaran. No comment. Thank you, Tate Bigong. Pleasant and comfortable experience. The flight time for Iloilo will be approximately 55 minutes. Ayan, masasaya po yung ating mga tabulis. Tabali ko si Sir Rom. Mukhang uuwi din siya, siyempre. For safety, if you're supposed to pass it wherever you're seated. Welcome.